Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video guys, hindi tayo magluluto. So at nakikita nyo dyan sa aking title at mag-share ako sa inyo ng aking plant, yung aking bagong collection, yung aking collection. So hindi naman ganun kadami yung aking collection ng mga plants at hindi naman kamamahal, pero masaya ako at hindi pala, sa mga hindi pa nakakilala sa akin guys, bukod sa first love ko talaga yung pagluluto, eh ako ay mahilig din ako sa mga plants. So ayan guys, na-overwhelm lang ako kagabi. So kagabi pa to dumating. So na-overwhelm lang ako kasi may bagong dumating sa akin na halaman. So ayun, bumili yung boss ko ng isa kong aalagaan. Ayan, so hindi naman talaga kagagandahan pa yung aming mga halaman dito kasi napabayaan to eh. At ngayon talaga hindi pa namin inaayos kasi may darating na mga construction. So may gagawin sila sa aming kanal. Baka masira lang yung aming mga halaman. So i-share ko sa inyo ngayon yung aking bagong dating na collection. Oh my God! Ito yung, so tuwan-tuwa ako nung dumating siya. So ayun guys, papakita ko na sa inyo. Ito yung aking charang begonia. So ayan, begonia guys. So isa-isahin ko sa inyo. So ayan guys, yan yung aking bagong begonia. So ilalapit ko kayo. Ayan, so nabili ito nila sa Tia's Garden sa May Las Piñas. Hindi ako kasama kaya hindi ako nakapag-video sa inyo. So, kaya lang ang mamahal. At ewan ko sabi nila, ito lang. Ewan ko kasi hindi lang talaga sila marunong sa mga halaman. Ayan. So, ang bilhin nito is 1.8. Mataas na rin siya. So, alagaan ko siya. Sa front ko siguro siya ilalagay. Ito yung pinakagusto ko sa nabili, yung begonia. Ayan. At meron pa ako dito. So, apat na peraso to. Itong mga to, wala pa talaga ako nito sa amin. Ayan, ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito raw is 1.5 yata eh. 1.8 yata. 1.5, 1.2. Basta ganun. 1.2. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. At hindi ko pa alam po. Pero nakikita ko nito sa mga pinapanood ko. Mahilig pala ako guys, manood ng mga nagpa-plant. Yan si MG na grandpa. Yan, lagi ako nandiyan sa channel niya. Nanonood ako kasi nakaka-relax pag nanonood. So, yan, nagaganda. Si I4 Emmanuel. Lagi ako nandiyan nanonood sa kanya. Si Kapromdi. Ken Dilara, hello! Ayan. So, meron ako dito ng Black Velvet. Ayan, bagong bili nila yan. Pero wala pa talaga ang Black Velvet, ito pa lang. Hindi naman mga rare talaga yung mga plants ko. Yung medyo rare, medyo mahal lang sa plants ko. Yung Anthurium Magnificum. So, ayan. Ito rin, hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero ang pakakaalam ko lang ito ay family ng begonia. So nakikita ko ito, sinishare nila. Hindi ko pa nga alam. So guys, comment lang kayo ha. Dito sa pangalan nito. At kung paano, alam ko na kung paano alagaan yung Black Velvet. Ito, hindi ko to alam kung paano alagaan. So magre-research pa ako. Ayan, kaya lang, itong aking begonia, ang pangit ng ano. So, parang may bago siyang tinanim. Ayun ko, ano to? Begonia din yung ito. Ayun guys, so. Wait na sana. Ayun guys, so. Ayan. Meron siyang bagong suloy. Kaya lang parang nagme-melt siya. Ayan guys. So, plano ko siyang ilagay dito guys. So, yan yung aking halaman sa harap, sa front. Front door namin to. Ayan. Front door namin yan. So, plano ko siyang ilagay dito sa front. Tatanggalin ko yan. Aglonema to eh. Pinaghalo ko siya.
aglonema. Ito guys, ay pagdating patapon na to, ay ang ganda, naging variegated siya. Hala, ngayon ko lang napansin. Naging variegated siya. Peace lily to guys. Ay ang ganda. Hala, ngayon ko lang siya napansin. O yan guys, nakita nyo. Variegated pala siya. Alam ninyo, mga patapon itong halaman na to, nung nag-lockdown, at nito mga recently lang na to, so doon ko siya nidiscover na alagaan ko siya. Pero hindi ako nagdidilig nito kasi busy ako lagi sa kusina. Sinisilip-silip ko lang sila pag stress ako. Ayan, tinitingnan ko. Marami pa ako doon sa likod, mga magaganda. Ay, ang ganda. Tinitingnan ko pa lang ito sa pinapanood ko. Variegated pala siya. Pinaarawan ko kasi ito. Kaya siya siguro lumabas. So, ito pa yung isa. Ayan, aglonema to. Doña Carmen. Meron akong isang klase pa doon. Meron din akong isang napulot. Pinapalaki ko pa siya. Napulot ko lang siya. Yung red lips. So, di ba? Ito pala. O, ayan. Pinaghalo ko lang ito sila sa isang pot. Kasi, sabi ng boss ko, lagay mo dito ng halaman na malago. So, kasi dito guys sa bahay, ako dito yung nag, yung mga utos pa. Mga ano, ako yung sinasabihan ng boss ko. Ayan. Kaya ako minsan, pag nabubisit ako, ako na lang yung gumagawa. Kasi, sasabihin ko pa sa mga kasama ko. Pero talaga naman, kasi kung hindi mo talaga love maghahalaman, so, wala eh. Hindi talaga, hindi siya mag-work. Mamamatay lang. So, ayan. Ang ganda pala, Diyos ko. Ngayon ko lang siya napansin. Variegated siya. Peace lily ito, guys. Patapon na ito. Dinampot ko lang. Ganda. So, ayan guys. May papakita pa ako sa inyo. So, ayan guys. Kung nakikita niyo, nakakalbo siya. Ayan. Nakakalbo siya kasi tinanggal namin kahapon. Akala namin makakabili na kami ng papalitan kasi namin lahat to. Ayan. Itong border na to, sabi ko, gusto ko. Hindi siya talaga malago yung lupa eh. Kaya nabubwisit ako dito. Dami-dami ko nang ginawa. Yung border na to, ito. Yan. Gusto ko pong palitan siya ng kutsarita. Yung kutsaritang variegated. Gusto ko siyang palitan. Pero yun, mas maganda yun. Oh. So ito guys, dito nakalagay. Doon nakalagay yun sa likod ng Buddha. Eh, ayaw ng boss ko kasi ayaw niya ng mas mataas. So, yung gusto ng boss ko, hinahanap niya ito. Ganito. Pero sabi ko, yan kasi nagbubuwaghag. Kailangan siyang, meron siyang ginaguide. So, yun. Di ko alam kung paano gawin. Gusto ko ako yung gagawa. Kaya lang, yun nga lang. Problema ko. Lagi akong busy sa kitchen. Yan. So, ang papangit, guys. Pero dati, magaganda to. Magaganda to. Ito, amin tong papalitan. Pero parang sabi ko, parang ayoko eh, kasi ititrim lang to eh. Yan. Ito naman, bagong tanim lang yan. So, okay na yan siya. Pero tumataas pa rin yun eh. Ito talaga yung gusto dito ng boss ko. Yan. So, minsan nga lang napapabayaan siya. Minsan kasi hindi ko talaga na a-assist na kung paano siya didiligan. So, buong akala ko okay na, nadiligan na, maayos na. So, bigla na lang makikita mo, nangangamatay na. Kung kaya ko lang talaga ng oras ko, ako na. So, kung may time lang talaga ako, lagi naman ako na. So, variegated siya na. Mga, ayun ko, nakalimutan ko pangalan nito. Pero sa likod, meron talaga akong mga iniingat-ingatan doon ng mga halaman.
ako lang nakikita pag na-stress ako. Hindi nakikita ng boss ko yun. Yun. Ayan. At, pero ititrim ko to. Gusto ko ito siyang itrim. Kasi tumataas na siya. Eh, ayaw ng boss ko na mataas dito. So kapag kagabi ito guys, ayan, meron kami mga ilaw. Ayan. Binubuksan yan pag may party. Ayan. Meron kami mga ilaw. Ito. Maganda siya tignan pag kagabi. Pag meron kaming party. Ito yung aming tree. Kapag Christmas, nilalagyan namin yan ng Christmas light. Mahirap lang guys kasi kung minsan yung mga coworker ko pa iba-iba. So nakakainis din kung minsan na i-stress ako mag turo ng mga gagawin nila. So di ba pagka bago pa ko minsan, hindi nila alam kung anong mga ginagawa nila. Ayan, so next video guys, i-share ko naman sa inyo kung naayos na to. So mayroon pala ako dito, yung minsan di ba, kapag naririnig niyo sa aking video, sa mga cooking video ko, mga recipe ko, pag sinasabi ko. So mayroon ako dito ginagamit na oregano fresh from my backyard. Ito yon. Marami pa yan dun sa likod kasi mabilis lang siya dumami. So may napanood lang kasi ako na maganda raw ito sa entrance. Pero ayaw ni boss ko eh. Kaya lang ayusin ko siya kasi madali lang naman siyang palaguin eh. So ititrim ko na rin siya. Bubunutin ko ulit siguro siya at itanim ulit para yung medyo maliit lang. At least meron siya ng mga ilang puno dyan. So i-share ko na rin sa inyo. Ituloy-tuloy ko na. Yung aming ayan. Ito, parang ang pangit pa niya kasi kakatrim lang yan eh. Ayan. Ito, parang jungle. So ito guys, ayan, tumubo na siya. Pinutol ko lang siya. Ayun, hindi na nakita oh, yung croutons ko. Ito guys oh. Pinutulang ko yan eh. Nilipat ko kasi nag-propagate ako. Hindi pa nabubuhay na sa likod. Ito mga bagong putol ko. Yan. Pinopagate ko lang yan. Ayan, yung crotons. Ay, nako. Pag na-stress ka, buti na lang napapalitan. So, ito guys. Plano ko itong tanggalin dito. Kasi, plano ko siyang ilipat eh. Hindi siya nakikita dyan eh. Sayang naman yung ganda niya. Tapos ito. So kapag dito ka, pag ganun, medyo okay siya tingnan. So marami kami niyan. Sa likod. Ayan pa. Para siyang jungle. So doon sa mga ano ko, sa mga Facebook friends ko, may mga pictures ako dito. Nakikita nila yan. So ayan guys, pinalandscape talaga niya to. Pero nawala na yung pagdating ko talaga. Ang grass dito is Bermuda, hindi Carabao grass. Pero maganda naman siya. Kaya lang ito nga, medyo nagtataginit na. At doon yung kanal doon, dapat maliit lang. Lalagyan namin ito ng bato. May bato ito, nililinis lang kasi lumubog na siya ng itim. So hindi pa siya nalalagyan. So pag na okay na ito guys, isi-share ko ulit sa inyo. Ito yung pinakamaganda naming part na, ano kasi, entrance to eh. Yung sa likod kasi, okay-okay lang yun doon. Ako lang nakikita doon lagi. Hindi kaya wala pa akong binibidyohan na ganun. So yun guys, ililipat na natin yung ating begonia. Ilalagay ko siya sa entrance. So guys, comment lang kayo kung okay ha. Pero hindi ko pa sure kung sa entrance, dito ko talaga siya ilalagay sa entrance. Malamang yung red velvet, yung black velvet, ipapasok ko yan sa loob. So ayan na ngayon guys. Okay ba? Ayan.
Siguro, ilalagay ko muna yung isa. Wait lang guys ha. So ayan guys, mukhang okay naman, di ba? So siguro dyan na muna ngayon. Mamaya papakita ko kay boss ko kung approve. Kung hindi, babalik ko yung aglonema ko. Guys, yan lang for today. So ayan guys, yan lang for today yung may share ko sa inyo. So hindi muna tayo magluluto. Sa after siguro day off ko na, tsaka na ako mag-share sa inyo mga recipe ko. Dami-dami ko pa i-share sa inyo. So ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa akin channel, please subscribe. Pakiring the bell on na rin para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. At guys, meron akong Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Paki-follow na lang ako guys. So ayan guys, maraming salamat at sana nasyahan din kayo parehas ko dahil ako tuwan-tuwa talaga ako. At kita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye!